giving thanks to God and the Father by Him. Okay na po yan. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong vision lang sa amin, kay tapatan, sa pag-ibig niyo pa, Panginoon. We pray na kayo po lagi magagabay. Sa ngayong magas, we study about your word na paano kami, maraming pong blessing na dumarating, paano namin ito makonserve, paano namin ito pagkakatiwalaan dito, paano namin mga panatili, Panginoon. So we pray na kayo po lagi ay gabala, gabayin niyo po kami at put full attention kami ngayong umaga sa inyong salita at kalooban, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makabon na po. Okay, good morning. Good morning. Hey. Hindi, nakalala. Ito, second time ata. Ano pangalan mo, ate? Abby. Okay. Wala yung mga kulit na maliit, ah. Kamusta si Ate Alex? Okay lang. Kamusta yung mo lagi, ah? Okay. So, ang title po nito is The Word of Christ Dwell. Okay, The Word of Christ Dwell. Tagalog, ang salita ng Panginoong Hesus, ng Kristo, ay dwell, yung nananahan. Alam niyo nananahan, may bahay ba kayo? Diba? So, doon kayo madalas. Diba? Doon yung lalagay mo yung pagkain. Okay, pag gugutom ka, doon kakain madalas. Okay, doon minsan kumakain tayo sa labas. Pero doon tayo madalas, doon tayo nautulog sa bahay. O sinong gusto ng magandang bahay? Si ano lang? Lahat tayo. Anong gusto yung, paano masabi maganda yung bahay? Malinis. Ano pa? Ayos, komportable. Ano ba? Masarap matulog kasi nga, malinis. Mas maganda, gusto natin, medyo malaki, di ba? Para hindi tayo nagisiksigan. Ano pa? Pero kahit ano pa yan, yan ang bahay natin, gusto natin yan. Hinahanap-hanap natin, sabi nga nila sa English, there's no place like home. So even sa mga nag-abroad dyan, nasanay na sila pili dito sa lumaki, so hinahanap-hanap nila yung place, hinahanap-hanap nila yung, minsan pati yung time na kung saan nasanay sila dun. But especially sa bahay, okay, kaya sinisimbolize ngayon ng dwelling place dito sa ating pag-aaralan ay isang lugar o isang place na dun tayo mananahan nga. Okay? So, gusto natin yan. So, as an introduction, ang ating objective dito is to keep God's blessing as we can. So, marami tayong blessing. Paano natin mapanatili yan? Okay, subtitle nito is Making the Good Things Last. Sa hapong kasi, medyo na-inspire ako. Parang kahit konti tayo, kala ko may discourage ako. Hindi naman, ang ganda ng takbo nga eh. Minsan, magaling nga Panginoon, mas hindi niya gusto ibibigay lahat yung marami. Ito, nagkagulo naman tayo, may nag, kung mayroong nagko-complain or something, may mga ganun eh. Kaya minsan, kung ano yung bigay ng Diyos, yun na. Maganda yung testimony, maganda yung naging takbo ng material din. Saktong-sakto lang sa atin, iba sa atin marunong na. Okay, so kaya nabibless ako, inisip ko, ano kayang parang, after ng victory, ang hirap magano eh, no? Yung next. What's next? So, pag-aralan natin, paano mapapanatili ito? Okay, itong mga batang to, salamat, nakakatingin. Paano kaya mapapanatili kayong naghahanap sa kalooban ng Diyos? Kasi habang lumalaki kayo, may bubulong kayo sa inyo dyan. Sabihin, ano nga gawin siya? Church, kapakabanal kayo, may mga asal ng gano'n, di ba? Sa amin, may mga gano'n, kahit matanda na kami. May nang-aasal lagi, kontra ang salita ng Diyos. Maraming kontra sa salita ng Diyos. So, paano natin mapapanatili yung magandang bagay? Okay? Kung ano man yan, kung relasyon ng mag-asawa. Ay, ang ganda niyan, di ba? Maganda yung di nag-aaway yung mag-asawa, di ba? Tapos yung anak nyo, ang babait lahat. Sumusunod. No? Tapos malulusog. Di ba? Talagang dito ako tumingin sa malulusog eh. Yan. Walang nagkakasakit ng, at least, sipon-sipon lang. Oh, normal yan eh. Yun lang, okay? Walang nangiiwan, walang gaaway na medyo matindi, wala nagasakitan, wala nagmumurahan. So, ang ganda ng ganung pamilya, sa church, ganun din, walang dagdag ng dagdag, walang nababawas. Kung meron man, kahit steady, konti-konti, meron. Hirap nung hindi nag-grow, di ba? So, ano pa yung picture ng blessing ng Diyos, yung mga ganun. Kanina, nabasa natin yung papasok na sila sa promised land, di ba? So, ang ganda. So ngayon,
Introduction natin yung kay Abraham. Kung naalala niya si Abraham ay sabi ng Panginoon, umalis ka dyan. So original kinalakihan niya sa Ur. Okay? So siya ay pinaalis at pinapunta siya sa ibang lugar na kung saan hindi niya alam. Okay? Alam niya yung direksyon pero hindi siya pamilyar doon, syempre. So naging foreigner siya doon, tapos naggala-gala siya doon. Basahin natin sa Hebrews 11. Ganda nito eh. Na-picture nito yung sinasabi ko na gusto natin sa bahay, nahanap natin yung bahay. Okay? Mabilis lang po. Hebrews 11, sabi niya sa 9. By faith, he sojourned in the land of promise as in a strange country. Okay? Dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob and heirs, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city, okay? Naghahanap siya. He looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. So, sino ba gumawa ng mundo kanina sa ating Sunday school? Ang Diyos. Pero parang sinasabi dito sa Hebrews 11, ang inahanap actually nila, hindi naman yung lupa eh. Diba? Ang inahanap nila through faith ay yung kalooban sa kanila ng Diyos. Doon sila, siguro may mga kasama siguro nila sa earth, alam mo na, mga idolater or something, hindi sila magamit talaga ng Diyos. No, kaya pinaalis sila doon. Through faith, nasa kanya yan. Okay, so yun talang gusto kong sabihin. Sabi nila, for they that say such things. Okay, kasi may sinabi pa dito, yung mga ibang mga naghahanap din sa Diyos, ng kalooban ng Diyos, at saka yung place na kung saan sila ilalagay ng Diyos, naghahanap sila doon. Kaya sabi dito, for they that say such things declare plainly that they seek a country. Lahat ng mga anak ng Diyos, na mananampalataya sa Diyos, hindi ko po tabi dito sa libutan. Parang sila, ba't may mga dito, may mga bakla dito? Bakit sila pinapalakpakan, tapos may contest pa sila? Nakakadiri, nakakasuka. Ba't tuwantuwa ibang tao? Ako, nausuka ako, ba't sila tuwantuwa? Mga ganun, di ba? Kaya bakit ang gobyerno dito, dapat ang pamamahala, ang namamahala ay pinakamatino, bakit yung presidente namin, si Taulo, mga ganun, di ba? Tapos yung iba, fanatic na fanatic pa kay, hindi ko maintindihan. Di ba? Ganun ang mananampalataya dito sa masalibutan. Ganun tayo, okay? So, dito tayo sa mundo, pero hindi natin makita yung place natin kasi nga tayo ay naghahanap ng country or ng place ng kung saan ang doon ang pamamahala ng Diyos. O yung perfect place. Hindi masama yun. Okay? Ang masama siguro yung galit ka sa ibang tao. Oh, bakit ka ganyan? Ayoko sa'yo. Sisihin mo ibang tao. Hindi ganun. Okay? Yung sinasabi ko dito, maintindihan natin na hindi nga perfect yung world. Okay, let us fit in. Pero hindi yung to the point na gugustuhin mo na yung sanlibutan. Okay, nakita niyo pagkakaiba? Okay? So, kaya ngayon dito, ngayon, ang gusto kong matutukan natin, yung mga blessing nga, paano mananatili? Sabi kasi natin title, The Word of Christ Dwell. So, paano mananahan ngayon, habang andito pa tayo sa libutan, hindi naman tayo pwede pakamatay, bakit naman, di ba? So, kung hindi tayo wala, inihintay pa natin yung langit, habang tayo nasa lupa, anong kailangan natin gawin? Dapat. So, sa halip na hinihintay pa natin yung ating langit, yung ating paglalagyan, hayaan natin ngayon ang Panginoon ang tumira sa atin. Diba? So, parang yung mga blessing naman ngayon ay hindi mawala. Kung mawala man, may balik at tuloy-tuloy yung blessing. Amen? So, pero again, ina-expect natin dating yung pagsubok. Pero, hanggat kaya natin, pangit naman yung andyan na binigay na sa'yo. Kunwari, nasa maayos ka ng church. Di ba? Yung mga batang to. Sana magpatuloy kayo. Sino leader nyo? Si Jason. Si Jason ba? Leader nyo? Okay. Carriage natin to si Jason. Tsaka si Alex. Mga nangihina si Alex eh. Pero, salamat kay Jason at dinadala mo yung mga kaibigan mo sa Panginoon. Yun. Pag dinala mo sila sa church, dinala mo sila sa Panginoon. Nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Okay? Ngayon, paano ngayon natin? Okay, ito na itong mga points natin. Paano natin mapapanatili yan? Yung mga bata, yung mga anak natin, ganda nung material. Tama yun eh. Kaya yung mga
nakakatisod yung mga anak ng pastor, yun ang wala. Diba, tama yun, unahin mo yung pamilya mo, ilagay mo sa tama, tapos yung ibang mga tao naman. Okay, kaya yan. So, paano hindi mawawala pag nagkaroon tayo ng blessings? Si Ezekiel, sana hindi mawala dito hanggang lumaki. Sana komportable sa church, sa salita ng Diyos. Ganun din kayo, si Janelle, sana, si Celine. Itong mga to kasi, dala na ng magulang nila eh. Pero kayo may paglaban salita ng Diyos. Gusto ko ng salita ng Diyos, punta ako ng church. Ay, hindi ako makapunta, at least panoorin ko yung YouTube preaching. Pero mas maganda, andito ka kasi, ang hirap mo sa YouTube, ah. Antok-antok ka pa doon eh. Ang ganda, andito ka, di ba? Nakikita ka ng mga kapatiran. Okay, so paano gagawin natin yan? Yung ano pa yung magandang bagay? Yung relasyon sa mag-asawa, paano natin mapanatili yan? May sinasabi sa atin sa Colossians 3 na napaganda. Ang pinakasikat sigurong verse dito is yung sa bandang huli, di ba? Sabi dito, yan, may Malakas sa 23. And whatsoever you do, do it heartily as unto the Lord and not to men. So isang ano yan na advice sa atin, kahit anong gawin mo dapat, kahit ano pa yan, tabaho, ministry, nagpapakain ka, nagluluto ka, nag-aaral ka, lahat yan gawin mo sa ano daw, parang sa Panginoon. O, pinagliligo na ng Diyos, hindi si pastor, hindi yung magulang ko, hindi yung kung sinong mga kliyente ko, hindi. Ang pinagliligo ng mga Panginoon. Therefore, kahit anong kalagay mo sa buhay ngayon, ganado ka, di ba? Baliktad yung mga nasalibutan, ganado. Alam niyo, commercial na yun, loko-loko yun. Ano yun? Alak ka, di ba? Kung may siraulo talaga itong mga ito, yun. Gaganahan ka dahil sa alak, yun nga nagpapasira ng ulo mo, di ba? Iinom ba kayo paglaki nyo? Di ba? Nakakasira ng ulo yun, alcohol. Okay? So, dapat sa Panginoon natin ginagawa yung bagay na yan. Ngayon, ang focus natin po, marami kasing advices dito, pero focus natin paano makonserve yung blessing ng Diyos. Okay? Number one is, sabi sa verse 12, binasa natin, put on therefore as the elect. Oh, sorry. Tama. Put on. Hindi, naga lang. Ah, tama. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering. So number one, ano yung kailangan natin gawin para yung mga blessing ng Diyos hindi niya alisin? Okay, binibigay sa atin dito yung mga points. So sabi dito, kung napansin nyo, ano yung tawag sa kanila? Dito. Elect of God, no? Mga pinili at yan, sabi dyan, holy and beloved. Tama yun, no? So una, elect of God. Kaya ang point number one natin, be one as called holy and beloved. Okay, ganda ng tawag sa kanila, di ba? Yung mga iba, pag beloved, no? Ibig sabihin din, no? Minamahal. Minamahal na Jason. Ganun, pag sinulatan ka kunwari ng ano, nanay mo kunwari, di ba? Wala kasing children day, kaya tayo yung nagsumusulat sa kanila, no? Beloved Ezekiel. Ang tanong, bakit ka minamahal ang isang tao? Sa case na to, sino yung beloved? Yung mga taga-Colossians, nagsusulat ito si Paul. Okay, ang tawag ni Paul sa kanila, holy and beloved. So, ibig sabihin lang nito, dapat maging ganun tayo. Diba? Napansin nyo, pinag-aksayan sila ng panahon ni Paul. Diba? Kinakausap sila po, sinusulatan pa. Sinong nakakatanggap na sulat dito? Kami sa Tabao, ang dami namin email eh. Pero Tabao. Ngayon, tinetext na naman ako, pera. Ngayon, maya na. Ha? So, may pahabol kasing ano eh. Anyway. So pag pinag-aaksayan ka na pa, sinusulatan ka, mahal ka niya, di ba? Pero hindi lang mahal ka niya, sabi diyan, holy. Okay? Sinong gusto dito yung kilala kayo sa pagiging holy? Ay, ito si Jason. Mabait na bata to. Di ba? Ang ganda nun yung pag nakilala ka si Ezekiel, mabait na bata to. Kilala mo ba si Janelle? Ang bait ng batang yun. Pero pag sa ating mga medyo hindi na bata, hindi lang bait eh. Holy. Ibig sabihin ito, itong taon to, si Brother Jess, hindi sumasamat sa inuman eh. Iinuman kami, siya lang wala. Ganon. Okay yun. Positive yun. Pag sinulatan kanina naman, oh, holy and beloved.
Diba? Si Saling. Holy, gusto ba mo yung ganun? Diba? Mas gusto mo yung ganun. Diba? Marami kayong mga classmates ngayon, bata pa, yung mga kaedad nyo, loko-loko na, malalandi na. Diba? Nakasakit sa, yung magulang nun siguro, nagdudugong puso nun. Hindi alam kung anong gagawin. O totoo lang. Ako, hindi, si Shana, baby pa yan eh. Naiisip ko na minsan yun, anong mangyayari. Ang mangyayari kay Shana, huwag gano'n to, nagdalaga to, ganyan-ganyan. Diba? Ito mga anak kong pinata na. Kumuhawa ka niyan. Nakikinig ka ba? Diba? Gusto mo ba maging holy and beloved? Ano yung holy? Walang kasalanan. Okay? Pero walang ganun tao. Pero yun nga, pag kumbaga yun ang nakikita sa'yo, kasi yun ang lagi naaalala sa'yo, wala akong makipintas dito sa taon to. Diba? Wala akong maisip na masama kung ano man. Siyempre, bata, makulit. Pero, maayos tong batang to si Joshua. Ganun. Ang ganda nung ganun yung pagkakilala sa atin. Okay? So, kung ayaw nyo mawala yung mga blessing, makilala tayo bilang number one, holy and beloved. Ngayon, point two natin. Medyo marami to. Sabi dyan, put on bowels. Sa verse 12 pa rin, put on therefore bowels of mercy, kindness, humbleness of mind, meekness, longsuffering. Ano yung pagkakapareho nitong mga to? Okay? So, ano yung bowels of mercy? Yan yung hindi pa pamilyar medyo, di ba? Pag bowels kasi, ito yung laman ng tiyan natin, di ba? Pero, pag ginagamit niya sa Bible in a figurative sense, yan ay yun nga, pag ibig sabihin ng bowels of mercy, ibig sabihin talagang yung kalooban mo naglolong sa na magpatawad, okay? For example, bowels of mercy. For example, mayroong loko-loko dito sa church natin, di ba? Kunwari lang, dati natin ang ganda, kasama natin, tapos nabalitaan natin, may ibang ginagawa na. So, anong gustong gawin mo doon? Pag yun, loko-loko talaga to, hindi, di ba? Gusto natin ma-restore agad tong taon to. Pinag-pray nyo, pinag-uusapan nyo, hindi para pag-chismis, ha? Pero, para mapanalangin, di ba? Bakit kaya wala si gantong kapatid, no? Ano nang pinagpalit ni kapatid, no? Sa pananambahan. At lalo na pag may ginawang balik. Gusto natin siya mapatawad. Yung sinasabi ni Paul dito, hindi yung gusto mo siyang mapag-usapan para sa ikasasama niya. Okay? And then kindness. Okay, kabutihan to. Humbleness of mind. Okay, yan yung medyo ano yung humility lang din yun. Ibig sabihin ito, hindi tayo yung nagpapayabangan, okay, patalbugan, okay, hindi tayo, hindi ganun yung utak natin, maraming ibang ganun, pagkarnal yan. Gusto lagi, mas magaling ako. Diba? So, pag nagbabible quiz tayo, yun ba iniisip nyo? Sana hindi, diba? Just do your best. Kung ang mataas, di ibig sabihin, accomplishment din yun. Pero hindi something na dapat pagyabang kasi iba-iba nga rin tayo ng utak. Iba-iba tayo ng minsan ang kakayanan. Okay? So, inisip natin, mas ma-restore yung mga hindi okay. Okay? Pero, may dealing naman ng Diyos dyan. Hindi mo kailangan maingit na, buti pa siya nagkasala na nga, siya pa yung iniisip natin, pinag-pray. Eh, nahihirapan na nga eh. Tulungan natin. Yung iba dyan, gagamitin ng Diyos after pag nakabangon yan. Ano maganda doon? Okay, meekness. Okay? Yung mga iniisip natin dapat, yung pag medyo naitaas ka na, huwag mo na masyadong itaas sa sarili mo. Pag-humble ka lang, yun ang the best para sa'yo. Kahit sino ka pa. Itong mga bata, alam nyo ba expectation sa inyo? Bata pa kayo, wala dahil mayabang sa inyo, ha? Wala pa kayong alam eh. Makinig lang kayo, kaya yung expectation, makinig, tahimik dyan, nakikinig. Mas mapapabuti kayo according sa salita ng Diyos. Pag-humble kayo, kaya tinitingnan yung mga matanda nga, nakikinig, tapos kayo, anong gagawin nyo dyan, di ba? So, yan. Kaya, maganda, nagkakasama-sama tayo, ino-observe nyo yung mas matanda sa inyo. Okay, hindi si Pastor pinakamatalino dito, pero, nakikinig yung iba, di ba? Ba't ganun? Hindi si Pastor yung pinakamatanda, kasi, nakikinig tayo in obedience sa salita ng Diyos. Ganun yan, mga bata, okay? Sabi dyan, long-suffering. So, isa sa mga katangian natin, meron tayo dapat, may marami tayong matutuyo ang utak mo minsan sa mga bata, di ba? Ang kulit, ganun. Pero kailangan mo, tsatsagaan mo yun, tsatsagaan mo sa mga adults, di ba?
So, nakikita naman natin yung bunga niyan. Magiging mabuting bata yan. Pagkatapos yan, may katulong ka na. Maganda rin, magaling. Yan natin chinatsaga yan. Bukod sa mahal natin sila. Makapakinabangan mo yung bandang huli. Okay? And then, hindi tayo natapos dyan. Iyan natin to. I-relate natin to sa kabaliktaran yung... Paano mo mawawala yung blessing pag wala kang ganito? Unahin natin yung kanina holiness. Diba, kunwari, yan, mag-asawa. Maganda na yung usapan nyo. Hindi nagtapat kung sino, babae o lalaki. Ano mangyayari? Diba? Tapos yung dating magandang bagay, nasa na? Wala na. Diba, wala pa akong nakita na kahit yung mga artista na yan, kung magiging honest sila sa sarili nila, walang masaya dyan eh. Laging may loss dyan. Pag naghiwala yan. Ganun din pag hindi ka beloved. Siyempre, isipin mo, hindi, sa'yo lang naman ako hindi mahal. Gusto ko may ibang magmahal sa akin. Eh kaso kilala ka na rin niya nang iwan ka. Magana yun. Diba? So, ano to? Pwede sa mag-asawa, pwede sa mga magkakaibigan. Kung kaibigan kayong totoo, huwag kayo yung mga iiwan. Madalas, iiwan kayo. Ako, marami nang iiwan sa akin. Takantaka ako nun. Na pumupunta ako sa magandang direksyon, sa tamang direksyon. Ako iniwanan. Ano nangyari yun? So, pero bandang uli, na-encourage ako dahil may churchmate naman. May kapatid ka naman sa Panginoon. So, hindi, ano, okay lang. Okay? So, huwag lang ikaw yung mga iiwan. So, yung mga unbeliever kong kaibigan, hindi ko sila iniwan. Sinerang ko sila, inabot ko pa rin sila. Pero pag ayaw talaga nila, eh, masusunod ako sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya kahit mag-isa ka na lang pumunta dito, Jason, ha? Okay lang yun. Kaya maganda, samahan mo si Jason, di ba? Lalo yung mga lalaki. Alam niyo ba ang direksyon ng buhay niyo? Anong gusto niyo mangyari sa paglaki niyo? Hindi niyo pangalam, eh, di ba? Pero sino magtuturo sa inyo ng magandang tahakin sa buhay? Hindi salita ng Diyos, ang Diyos mismo. Di ba? Dito malalaman kung saan ka... direction pupunta. Amen? So, paano mawawala naman sa number 2? Pag wala kang mercy, may mga kaibigan kang mawawala, hindi naman kailangan mawala, mawawala. Wala kang patawad. No? Humbleness, hindi ka humble, nayabangan sa'yo kasi mayabang ka talaga. Hindi nawalan ka ng kung sino man yan, kaibigan, tabahado, kung sino man yan. So, ngayon, verse 13, sabi dyan, forbearing one another and forgiving one another. Okay, another thing, medyo basic lang to pero ang focus natin yung mga blessing. Paano hindi mawawala? Pag sinabing forbear, ano yung sinabing forbear? Binadala. Okay, binibitbit, di ba? So, yung sabihin nito, pag yung isa ay medyo nahihirapan, tulungan mo, okay? Huwag mong, ano, lalo mong, uy, alam mo nung madi-discourage yung tao. Tapos, haasarin mo pa. Doon minsan, kailangan nyo, pero madalas hindi. Okay? So, pag-aralan mo, paano mo encourage yung kapwa mo? Kristiyano especially. Na hindi siya madadown, sobrang ma-disappointed siya, ayoko na matin. Kahit andito lahat ng blessing ng Diyos, binabuhos dito, yung kasama mo, kawawa naman, na-discourage dahil hindi mo siya forbear. And then, ganun din yung forgiving. Magkakasama to eh. Paano mo siya matutulungan kung di mo siya pinapatawad? Una. Kasi magmamanifest yun eh. Sa puso mo, hindi mo siya pinatawad. And therefore, yung mga gagawin mo sa kanya, hindi rin gawain ng isang tao nagpatawad. Diba? Pansinin nyo yung mga magulang nyo, kahit pinalo kayo ngayon, mamaya, paghahain ka na naman ng masarap na pagkain. Diba? Galit mo sa akin si nanay? Hindi. Hindi. Galit siya ng ginawa mo. Pero mahal ka niya. Okay? Mamaya, kiss na naman kayo. Tapos mamaya, palo, kiss. Hindi ko maintindihan. Maintindihan niyo yun. Ibig sabihin, kinokore kayo mga bata. Okay? And then, actually, yung kadugsong niyan, ganun na ganun din yun. Sabi niya, if any man have a quarrel against any, okay? Patawarin mo. So, ibig sabihin ito, kahit first century Christians, okay? Ang tagapagtulong ito, mga apostol, sila mismo nagbaaway. Okay? Kaya huwag kayong magulat. Mga kapatid, may time na darating sa atin, minsan mag-aaway. Ba't nag-aaway yun? Ayoko na sa church. Mga excuse lang pala. Nangyayari yun. Nangyayari sa kanila yun? Nangyayari sa atin yun. No? Kahit pa magkakamag-anak kayo, marami nakikita ganun. Minsan, sa church pa,
sila-sila mismo, magkakamag-anak, sila yung gumagawa ng gulo kasi, ewan ko, siguro, inaanan ni Satan. Ini-induce. Ini-entice. Ang daming ganun. Nangyari. Eh, first time yan, no? Kailangan niyang linisan. Sige po, iwas na lang po muna kayo. First time yan, eh. Okay. Next. Sabi dito, actually, ito na yung pinaka, no? Sabi dito ay, love one another. Sabi dito, and above all things, put on charity. Napansin niyo ba kanina? Kanina pa sinasabing put on. Diba? Sabi sa 12, put on bowels, mercy, kindness. Nasabi na naman dito, put on charity. Kasi pag sinabi sa ating, oy, gawin mo yan. Diba? O, tama na yan. Huwag pansinin yan. Ngayon ba nakakita tumutulong aircon? Focus yan. Tutulo yan. Okay lang yan. Okay. So, put on, ibig sabihin nito kasi, hindi tayo perfect. Diba? So, parang damit daw yan. Anong susuot ko ngayon? May mili ka, diba? Maganda to. Madalas yung babae yung inaanan na dito. Anong susuot ko? May ano ka maraming, ano? May binili ka, may binigay sa'yo, may, yan. Anong susuot ko ngayon? Depende daw yan sa mood mo. Totoo naman yan. Pero ano ba dapat mood mo lagi? Dapat ma-please mo ang Diyos, diba? Kaya pag babae ka daw, huwag yung maikli. And then, feeling kong ano ngayon eh. Feeling ko girl na girl ako ngayon. Summer. Summer look. Summer dress. So, gusto kong ano. Gusto ko, tinitingnan ako ng mga lalaki. Ganon. Diba? So, sabi dyan. So, ilalagay mo yun, diba? Tapos, madalas sa hindi, i-act mo na yun kung ano yung sinuot mo. Kung nagsuot ka ng maikli sa mga bahay, di lalandi ka na, diba? Kaya yun, di sinuot mo eh. Pero iba no, nahihiya pa yan, gaganon-ganon. Diba? Huwag mo na isuot yun, okay? So ngayon sa atin, babae lalaki, sinasabi dito, yung ugali, parang sinasabi dito, yung ugali, yung set, mindset mo, parang sinusuot mo, diba? So kaya yan, hindi ibig sabihin perfecto ka, pero pinipili mo na ito ngayon, ang gagawin ko araw-araw na. Ngayon ay magiging mapagmahal ako. Magiging mapagmahal ako. Ano ba yun? Kaya pag gising nyo, pray, then basa ng Bible, oops, alam ko na ang gagawin kong araw na to, anong gagawin ko? Bukod sa napahinga ko sa linggo, dahil nag-pray na ako, ako ay magiging magpapakristyano ako ngayon. Diba? Ito ang gagawin ko, sabay ko ngayon. So, ang dapat araw-araw yun. Okay, sabi dyan, put on charity. Anong charity ngayon? Ito ay pag-ibig sa Bible, ha? Ang iba kasi iba na pinapakahulugan dyan. Sabi dito, maganda dito, lagi natin narinig to eh. Yan ang maganda dito, kaya hindi ko masyadong gustong ano dito. Lagi natin narinig, salamat sa Diyos. Kahit na paano. Magmahalan tayo. Diba? Huwag mong, huwag kayong magsuntukan, sa konting bagay lang. Diba? Mga bata. Diba? Huwag kayong, hindi ka lang magsakitan. Diba? Pag medyo mainit yung ulo mo sa kanya, may ginawa siya, forgive. Isipin mo, bakit kaya ganito? Mas maging ano ka, matured ka. Diba? Siya yung turuan mo, wag yung ikaw yung ano, para kayong hayop, kinagat ka, agatin mo rin. Hayop ka ba? Aso ka ba? Hindi naman eh. Diba? Kaya maganda dito, napansin nyo sa banda rito, yung charity daw, yung pag-ibig ay the bond of perfectness. Sinabi perfectness, yan ay parang perfection. So again, hindi yan sinless perfection dahil walang sinless sa mundo. Ang ibig sabihin lang yan, habang nagmamahal ka, ikaw ay maayos na tao. Okay? Habang nagmamahal ka, habang doon ka sa direction na nagmamahal ka, iniisip mo, tinitingnan mo ibang tao, dapat mahalin ko to isang taong to. Ito, loko-loko to, pero dapat kong mahalin. Okay? Hindi yung mahal na gustong-gusto mo siya. Ibig sabihin lang, pagbibigyan mo siya, papatawarin mo. Okay? Habang ikaw yung nagmamahal, pag sinabing bond, ano yung bond? Lalo ba si James Bond? Hindi yun yun, okay? Mighty Bond. Alam niyo yung Mighty Bond? Pag nadikit sa balat mo yan, di na maaalis. Mahirap. Okay? Kakasugat ka niyan. So yung bond actually, ang pinaka-ano niyan is tali eh. Bound.
bond bind. Okay? So, para daw nakatali ngayon, para lagi kang perfect, lagi kang maayos, magmahal ka. Hindi nyo ba yun? Again, iwasan natin yung love ng sinasabi ng iba na lagi mo siyang mahal. Mahal may bakla, uy, mahal ko yung bakla. Hindi, ganun. Hindi mo siya mamahal. Lalo yun, ibang klase yun eh. Pero minamahal mo dito, yung mga may pag-asa pang maligtas, may mga pag-asa pang ligtas na. Pero may attitude pa. Diba? Maraming ganun, Kristiyano na may attitude na hindi ka nais-nais. Diba? Ano yung mga hindi ka nais-nais na attitude? Let's see, girl. Ang Kristiyano. Dami yan, di ba? Makulit, maingay, ano pa, nang-aasal, nanapak, namumura, di ba? Masama yun. Mabubuli. Di ba? Mabubuli, sama yun. Ikaw, bubulihin ka rin. Alam niyo ba yun? Ngayon ako ngayon, nangyayari sa mga, kahit naman saan work wala, ganun eh. Mabubuli, kasi binuli rin siya. Tama ba yun? Alam mo na kung masama yung nag-epekto sa'yo, gagawin mo pa sa iba. So, that's bad. So, lagi nyo lang tandaan yan. Gusto nyo maging perfect? Magmahal ka lagi. Kahit hindi ka perfect, magmumuha ka perfect. Yan ang totoo. Then, number 5, sa verse 17, verse 15 to 17, verse 15 and 17, sabi dito, let the peace of God rule over your hearts, to the which also you are called in one body, and be thankful. Sa 17, sabi dito, and whatsoever you do indeed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and by and the Father by Him. Okay, napansin niyo yung giving thanks. So, isa sa mga basic talaga sa atin, number 5, be thankful. Isa sa mga attitude ng taong maayos, thankful siya. Ibig sabihin, magkano lang ang ano ko, sweldo ko, magkano lang ang gift ko, nakuha ko sa laro. Yun lang, regalo sa akin, yun na yun. Ano pa yan? Ganun lang binigay sa akin. Buti nga may binigay sa'yo. Ay, hindi ako ganun kalakas. Yung nakita ko doon, ang bilis tumakbo. But kaya ako hindi ganun. Diba? Bakit yung buhok niya straight na straight? Lahat naman. Ba't siya maputi? Ba't siya matangkad? Walang contentment, therefore, hindi mapagpasalamat. Ganun ang taong walang contentment, hindi mapagpasalamat. Kaya, therefore, pag mapagpasalamat ka, sinabi niyo ng Bible, be content. Contento ka kung ano man yung andyan. Amen? Kaya kayo, yung mga bata, sinasanay natin mag-pray bago kumain, bago matulog. Pagkagising sa church, lagi, paulit-ulit, bago mag-pray, bago magbasa ng Bible, pray na naman. Aalis, magdadrive, mapasok, pray na naman. May nalindol doon, pray natin sila. Diba? Napansin nyo kasi, ang buhay natin, umiikot sa katotohanan na ang Diyos ang alam natin na iniwala tayong siya ang may kapangyarihan na gawin to lahat at hindi gawin. Okay? Pag hindi niya ginawang, hindi na tayo binuhay mamaya, wala na. Kayo ba? Huwag kayong tawid ng tawid sa ano, ha? Nag-tawid-tawid ba kayo doon? Sa kalsada? Mag-iingat kayo. So, lagi kayo magpagpasalamat. Ang taong nagpapasalamat, ay, ang gandang ano niyan. Ang gandang kasama niyan. Hindi ka tulad yung mga puro reklamo kasama mo. Ako, karamihan ang kasama ko na kasama na para reklamo, alam niyo kung sino. Hindi mahihirap eh. May yaman. Madalas ha. Kaya nakakasama, parang ikaw, naano ka rin, parang nagagaya ka na rin, parang kasi parang cool na cool eh. Ito mo, dami ko na, oh. Ang ganda ng sasakyan mo, pangit naman sasakyan ko, ganito lang. Apat lang ang gulong, gusto ko 10. Diba? Hindi ko, walang contentment. Diba? Ang ganda na ng suot mo, pangit naman to, gusto ko yung sa kanya. Be thankful. Hindi kayo magkakamali dyan. Okay? Practice yun, mga bata. Lagi, sa lahat ng bagay, may blessing. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Pagkasama mo, puro Kristiyano, makasanay ka dyan. And then, move on tayo sa 6. Sabi dito, verse 15 pa rin po. Balik tayo sa verse 15. Kasi may hindi tayo nakuha dun eh. Sabi dyan, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are called in one body, and be thankful.
Gaya number 6 natin, let the peace of God rule in your hearts. So, paano mapapanatili yung mga blessing? Hindi mawala at hindi natin i-despise. Kung sinasabi ganun, si Iso, he despise his birthright. Ikaw na nga yung panganay eh. Darating yun. Tapos, binenta lang yan ng ganun-ganun. Diba? So, sa atin, ang mga Kristiyano, ano yung birthright ng mga Kristiyano? Alam mo, langit ka na. Pero kahit sa lupa, ang blessing sana at sa'yo na eh. Alam nyo ba yun? Especially mga bata. Pwede nyo nang ano, hindi nyo lang pangarapin, i-force nyo na, planuhin nyo na yung buhay nyo. Magiging maayos akong tatay. Gagawin ako maayos na asawa, maayos na anak, maayos na apo. Lahat kayo, maglilingkod sa Diyos. Pwede mo nang i-force yan. No-force mo na yan. Kung magmaayos ka. Okay? Pero pwedeng mawala yan pag bakit peace of God ang sinasabi dito. Sabi dito, rule in your heart. So, sino bang ano dito? Ruler sa bahay. Siyempre sa tatay dapat, di ba? Nakakita ba kayo ng bansa na hindi maayos yung ruler tapos naging maayos yung bansa? Hindi. Madalas nga may maayos na yung bansa tapos makapalitan yung leader tapos biglang magkakagulo. Daming ganyan. Yung recent memory na alala ko, yung Venezuela. Daming oil nila eh. Ano nangyari sa kanila? Gagulo. Pumasok yung mga utak komunista. Bandang uli ngayon, namamalimos na yung mga tao. Ilang years lang. Ganun din sa bahay. Kunwari, nagloko-loko yung tatay mo. Dati, okay siya. Tapos biglang nakabalkada ng loko-loko. Naging loko-loko na rin. Panainom na. Anong gagawin? Anong mangyayari? Bigla-bigla, magbabago yung takbo ng buhay, pati mga anak. Diba? Ganun din sa company. Pag nabago yung leader, hindi maayos, magbabago yan. Kaya sabi dito, ano dapat as individual, sino yung mag-rule sa atin? E di ang Diyos dapat, at paano siya mag-rule? Meron mga Kristiyano siya sabi, dapat kasi sa church, ano eh, pag na-late, saraduan, mga ganun ba? Yung mga hindi nagbibigay, sabihin niyan, huy, kapatid, hindi ka nagbigay, mga ganun, dapat parang gusto legalist. Huy, ikaw, hindi ka matin. Puntahan kita sa bahay, ba't di ka umatin? May mga ganong utak. Kristiyano hindi dapat, marunong pa sa pastor, di nga ginagawa ng pastor yun eh. Bakit sila ganon? Kasi ang rule na nasa utak nila, yung mga utak din ng mga komunista, napansin nyo ba yung mga komunista, lahat ng komunista, authoritarian yan. Lagi yun. Okay? Kasi wala silang Diyos, sino magjo-Diyos sa kanila? E di yung tao. Kaya gusto nila, pag di ka sumunod, palo agad. Ganun sila. Okay sa bata, pero hindi sa mga adult, okay? May sariling utak na dapat yan. Kaya, ngayon, ang mag-rule sa utak natin, sa puso natin, ang sino? Sabi dito, bayaan mo, no, let the peace of God rule in your hearts. Kaya yung iba, hindi makapag-isip ng, hindi makapag-rule, hindi makapag-lead ng maayos, ang iniisip lagi yan, dapat ano, dapat ma-fulfill ko na sa company. Walos wala na akong ano dyan, yung mapagalingan. O kailangan magawa agad to. Ikaw gumawa. Hindi, dapat ikaw. Ganun eh. Diba? Pagtatay ka, ikaw yung una nag-iisip. Ngayon, itong mga to, tinutuluan natin, iba yun. Ha? Pag inutusan ko yung anak ko, sabi ko, umupo ka, huwag kang magulo. Okay, makinig ka. Hindi mo yung pupersahin, tinuturuan mo yun. Kasi nga, bata, ay yung time na dapat maintindihan lang yung mali sa tama. Pero pag medyo lumaki na yan, bibigyan mo na space yan. Kahit mga member natin dito. Ba't kayo nag-aalisan? Zone out na naman kayo. Mga bata, Stephen. Nihintay ka namin lahat, oh. Kasi nga, hindi ka, ano, umayos ka. Okay, so, ang hirap nung laging galit kasi nga, hindi rin sumusunod tayo minsan, di ba? Pero, mas maganda yung pag-rule ay may kapayapaan ng Diyos. Again, hindi rin laging, pag sinabing mag-rule ng Diyos, dapat walang sisigaw. Walang magagalit. Hindi ganun, ha? Iba, ganun ang idea ng ganun, eh.
Kahit sinabi minsan sa Bible, ang paluhay ng bata, pag makulit, ay hindi, huwag ang paluhay, kausapin mo lang. According to recent studies, hindi pinapalo ang bata. Mali, okay? Pinapalo ang bata, amen? Amen. Para matuto. Okay, yun sa nagsasabihan din. Kahit ang mga bata ganun, bata, matanda, ang sarap nung ganun, iba, na kahit sa trabaho, hindi, wala tayong pinapagawa, wala tayong sinisigawan dapat doon. Eh, pala tayong adult eh. Pero yung mga walang pasensya, at dahil minsan, yung iba din, makulit talaga, alam mo na dapat yung ginagawa mo, hindi mo ginagawa na, sisigawan. Diba? So, parehong advisad, parehong mali yun. So, madaling magalit, tsaka pag pinapagalitan ka, dapat, ba't kaya pinapagalitan? Siguro may ginawa akong tama. Ganun ba yun? O may ginawa kang mali? Kaya ka sinisigawan? May ginawa kang mali, di ba? So, ganun yun. Kaya maganda, ang kapayapaan ng Diyos na nag-rule sa atin kasi maayos din tayo sumunod. Yun yun. Okay? Kaya ang sinasabi pa dyan, sabi dyan, sabi dyan, no? That which also ye are called. Okay, hindi ka hinatak. Okay. Ikaw, ay, tinawag ka lang, oy, gawin mo to. Diba? Maganda yun eh. Ang pangit nung sumunod ka. Para sa church. Hinahatak ka pa, para kang aso. Alam niyo yung aso. Ang hirap doon, diba? So, mas maganda yung sumusunod na tayo. Kasi nga, ang Diyos na tumatawag sa atin, ang Diyos na may nagsabi. O, sino nagsabi sa atin na umatid tayo yung church? Bukod kay pastor, ang Diyos na nagsabi sa atin doon. Sabi sa Hebrews, diba? Not forsaking the assemblies of yourself together. Sino nagsabi, makinig tayo? Ang Diyos din, puro, paulit-ulit, hearken unto me, hearken. Makinig kayo, makinig. Paulit-ulit yan sa Bible. Huwag kayo mag-murmur, huwag mag-murmur. Ano ba? Huwag kayo mag-rebelde, huwag kayo mag-rebelde. Paulit-ulit. Diba? So, yan. So, ngayon, pag ikaw yung rebelde, ikaw yung ano, sumusuway, napansin mo ba apektado yung ibang tao? Diba? Ito mga magkakapatid, kunwari, nagalit yung nanay. Gusto kong magluto ng ano, masarap. Ginalit ka ng isa. Eh, huwag na nga tayong kumain. Diba? Lalo si tatay, ano, pag ganitong araw, ha, kakain tayo sa labas, eh, nagalit si tatay ko na, huwag na nga tayo, bahala kayo dyan. Apektado lahat, di ba? Okay, mga bata, tingnan nyo, ha, tinatawag tayo ng Diyos sa kanyang sarili. Okay, pag, itong sa, in one body, sa church naman, tinatawag tayo, saan ba tayo dapat? Eh, dapat sa church. Bakit? Kasi doon tayo natututo, doon tayo makikinig, doon tayo matutunan, makikilala natin ng Diyos. Tinatawag ka, anak, dito ka, makinig ka ng salita ng Diyos. Diba? Ngayon, mag-iisip ka niyan, pupunta ba ako? Kaya ngayon, madalas pag napansin ko, ha, yung mga hindi na madalas matin, mainitan ng ulo. Diba? Hindi, mayroon doon kilala ng ano eh, si pastor, mainitin ng ulo eh. Hindi mo naman katulad si pastor, baka marami siyang dinadala masyado. Pero hindi rin dapat, ha? Isang kasi, yung iba sobra-sobra yung dinadala. Kaya, tulungan na rin natin minsan, okay? Intindihan nyo? Peace of God rule in your hearts. Peace! Ang mag-rule. Hindi atrocity, hindi violent. And then, ito yung pinaka natin. Sabi dito, sabi dyan sa 16, let the word of Christ dwell in you. Okay, so ganito. Maganda yung tanong ng iba eh. Anong mangyayari pag si, ano lang ha, theoretical lang, tsaka for the sake of argument. Kunwari, si Kristo ay tatahan dito. Magiging party ng pamilya natin. May mag-aaway ba kayo? Yung walang kwentang away, hindi na, di ba? Kasi mahihiya kayo Jesus eh. Andiyan si Jesus, tapos manunod tayo ng kung ano-ano, di ba? Manunod tayong kalokohan, tapos si Jesus andyan, no? Di mapanood niya rin yung mapanood mo. Di ba? Tapos, kain na na. Maging masipag tayo. Nakikita ka ni Jesus, ang tamad mo. Di ba? Nakita ni Jesus, ang kulit mo. Okay lang ba yun sa inyo? Magiging makulit ba kayo kung si Jesus andito, nakaupo, katabi niya si Jesus? Di ba? Nakakahiya, di ba? Kaya nga yung sinasabi dito, let the word of Christ dwell in you.
pag nakatira sa inyo yung salita ng Diyos, alam niyo yung mga sinabi siya. Yung mga sinabi usapan natin dito. Alam mo na, huwag kang magulo, huwag kang sinungaling, huwag kang palaaway. Okay? Huwag kang magulo, huwag kang maingay, huwag kang sinungaling, huwag kang maninira, huwag kang sinungaling, huwag kang hindi magko-cooperate. Parang andyan na yun, di ba? Naiisip mo lagi, walang kailangan, huwag kang magsuot ng ganyan, maaga ka, huwag kang pupunta dyan, huwag mong kaibiganin yan, ito yung kaibiganin mo. Pag nasa puso mo si Jesus, tsaka yung salita niya, ano mangyayari? Perfect, di ba? So yung mga blessing mo, di mo mawawala yan, lalo pang madadagdagan. Kasi para kang inuutusan ng Panginoon, ito yung tama, ito yung tama, ito yung tama, lahat yung gagawin mo, tama. Eh, saan ka pa? Nga ba? Yeah, let the word of Christ dwell in you. Itong mga napag-usapan natin kanina, especially, paano they dwell? Paano mananahan yung salita ng Diyos sa'yo? Sige nga. Uy, nasa ba yan? Ito, siksik ko ito dito. Uy, nananahan ang salita ng Diyos sa akin. Hindi ko naaalisin ito. Sa ulo. Ay, hindi, dito na, sa ulo raw. Nasabi dito kasi, in you eh, di ba? So, isa sisiksik ito. Hindi, basahin mo. Di ba? Hear, read, study. Pag binabasa mo to, nasa loob mo to. Okay? Nabasa ko kanina, kagahapon, ganito pa lang, gusto ng Panginoon. Nasa yun na yun. Diba? Basahin mo, makinig ka, pag nag-i-preach ang salita ng Diyos, ba't may mas importante ka mang bagay na ginagawa? Diba? Tentext ka pa, buti dito, wala nag-i-text sana. Ha? Sa amin minsan, ganun eh. Yun, nakakasar eh. Pag ikaw inasar, pakita mo lahat eh. Anong kinukot-kot dyan? Ito mga to, bata pa kasi. Pero iwasan yun na rin, amen? Masanay na kayo. Alam nyo dapat ano yung mas importante. Dito ka nga sa church eh. Katahanan ng Diyos eh. Ano yung importante? Hindi, kukutkutin ko yung katabi ko. Huy, alam mo yung ganyan? Hindi, pwede yan mamaya. Di ba? Let the word of Christ. Makinig ka. Pag-aralan mo. Aralin mo yung salita ng Diyos. Mapapasayo yan. Pero may sinabi dito, especially. Nakita nyo ba sabi dyan? Teaching. Ah, hindi, sorry. Sabi dito muna, hindi lang nag-dwell sa inyo. Sabi dyan, richly. Uy, kailangan maging mayaman pala. Hindi, in all wisdom. Okay, kaya nga sabi, pag pinakinggan mo, mamaya, preaching na naman, mamaya, basa na naman, mamaya, aral na naman. Ano mangyayari, Stephen? Eh, di punong-puno ka na ng salita ng Diyos. Ang yaman mo na sa salita ng Diyos. At ang yaman mo na sa ano yung wisdom? Ano yung wisdom? Naitintay niyo ba mga parang sinasabi ko? Na mag-focus ka, di ba? Salita ng Diyos, pag naikinig ka, naikinig, naintindihan mo, naintindihan, tumatanim yun, no? Dadagdagan, no? Yung salita ng Diyos sa utak mo. Pag naka-focus ka at hindi kung ano-ano ginagawa mo, di ba? Kaya sabi dito, teaching, kasi hindi yan basta-basta nakinig ka lang, hindi. Sabi dito, kahit ikaw yung mata, katabi mo, nagkukot-kot dyan, huy! Makinig tayo sa salita ng Diyos. Ay, tinuturuan mo yung kasama mo na mag-focus, di ba? Sabi na admonishing. Ano yung admonishing? Hindi natin madalas ginagamit yan. Ano yung admonishing? Ano yung admonish? Pinapagalitan. Hindi galit na galit. Habis yung tinuturuan, parang ganun din. Uy, huwag mo ang gawin yan. Uy, ito yung gawin natin. Admonishing yun. Ginagawa ng magulang sa anak. Okay? Huwag ka maingay, ganun. Tinuturuan mo dapat, itong gawin natin, huwag yan. Diba? Eh sabi dyan, pero sa anong paraan daw? Ano sabi dito? One another in psalms and hymns and spiritual songs. So ang sinasabi dito, singing with grace in your hearts in the Lord. Ito, mga bata, anong pinapakinggan yung music sa bahay? Napaka-importante yan. Pag wala kayong alam na hymns, talo kayo. Diba? Kapag natin, kinakabisado natin. Diba? Kabisado na natin eh. Yung tono, saka yung lyrics. Kasi hindi magdadwell sa iyo yan, kaya nga maganda yung hymns natin na talagang mismong Bible. Okay? Yung unang ano, isang chapter, kanta yun eh, yung Deuteronomy 32. Tapos pinakamaraming dito, ano, sa Bible, pinakamakapal na libro. Psalms, di ba?
Pero yung Jeremiah tsaka Luke, marami rin yun. Pero yung Jeremiah. Pero especially yung Psalms. Na ilang chapter yun? 150. Dami, di ba? Mga kanta. Kasi importante yung kanta. Okay, gagamitin natin yan sa maayos. At kung gusto mo ng salita ng Diyos, nasa iyo lagi, okay yung magkabisado ka, pero lalo yung mga awit mo, okay, hayaan mo lang, puruhin, huwag kang magsawa. At yan ang gagawin sa'yo sa libutan, pangit naman yan, mas maganda yung music namin dito. Tapos mag-a-appeal sa flesh mo yun. At ako, nakapasayo ka pa, di ba? Alisin mo yung sistema mo. Okay? Kasi yun siya sabi dito eh, hindi mangyayari yan at isa sa mga paraan para mag-dwell sa iyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga maayos na awit, ng kanta, kahit music, no? Kahit instrumental, at least hymn siya. Okay. And lastly, sabi dito ngayon, by the way, kunwari, nakakaisip ka ng kasalanan, gagawa ka ng kasalanan. Parang ano kaya, anong gagawin ko kasalanan? Eh, narinig mo yung kanta ng ano, hymn, naalala mo, di ba? Di ba? Gagawin mo pa ba yung kasalanan? Sana hindi na, di ba? Madalas ay hindi na. Kasi naaalala mo yun. Okay, kaya sabi dyan. So, yung blessing, tuloy-tuloy. And then lastly, tapusin na natin ito. Sabi dito, sa 17, and whatsoever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Medyo pareho yan sa 23, di ba? Pero sabi dito, paano mo gagawin? Sabi sa 23, as to the Lord. Pero sabi sa 17, in the name of the Lord. Okay? Kaya number 8, do all in the name of the Lord. Ang sabi yung name. Isabihin ito, ginagawa ko to sa pangalan ng Panginoon. Again, huwag mo nga abusuin. May iba naman, kumakain ako sa pangalan ng Panginoon. Okay naman yun. Okay? So yan, yung susunod dyan, relasyon na sa mag-asawa. So kaya, paano mo ma-conserve yung blessing? Gawin mo yung kalooban ng Diyos, gawin mo to. Yung mga, di mo dapat awayin, huwag mong awayin. Okay, kahit sa aming mga pastor minsan, may mga pagkakaiba. So, ibig sabihin ba na, naawayin mo na dahil iba kayo sa isang bagay, hindi naman sa lahat. Diba? Kasi yung iba, OA. Kaya yung OA, ha? Alisin natin sa tema natin yan. Diba? Yung OA, alam niyo OA? Overacting. Sakto lang. Pag nagalit ka, sakto lang. Minsan talaga magagalit ka eh, diba? Pag masaya ka, sakto lang. Yung... Ang asal ka na nun eh, di ba? Okay, so yun lang po. God is the only one who gives us blessing. Siya lang ang nagbibigay niyan. Kahit sabihin pang ginawa mo yan. Siya lang nagbibigay niyan. So therefore, siya lang din ang nag-reserve niyan. Pag in-offend mo ang Diyos, pwede niyang alisin yan. At malamang sa hindi nga, para matuto ka rin, alisin niya yan. Di ba? May nawala na ba kayo ng kung anong bagay? May pabaya ka, bike mo, kung saan mo iniiwan. Sarap na may bike. May naisip ka, laro naman tayo, iniwanan mo lang doon, nawala na. Hindi mo pinahalagaan eh. Ganun din tayo ngayon, may church kayo ngayon, nakakatid kayo ng church ngayon, pag nagloko-loko kayo, pag sobrang loko-loko yun, baka hindi kayo papasokin ng church. Alam nyo ba yun? Meron kami hindi pinapasok dito. Okay, pag nagbakla-bakla yung lalaki, hindi na namin papasokin dito. Nari, si, ano pangalan mo? Kintoy. Nagpalda si Kintoy. Papasokin ba natin si Kintoy? Hindi na, di ba? Gayaan ni Stephen. Okay? So, yun yun. Kaya ngayon, wag mong i-offend ng Diyos. Hindi niya, alisin yung blessing yan. Anak ka nga ng Diyos eh. Ako yung anak ko, hanggat maaari, maganda yung suot, matasarap yung pinag... Ganun ang tatay. Uy, yung anak mo, sarap na kinakain na. Uy, praise the Lord, di ba? Uy, maayos yung anak mo. Magandang pinag-aaralan ng school. Ano pa? Nakain, sinusuot, sinasabi. Okay, kaya ngayon, let us make the blessing He gave last. Okay? Hayaan natin magtagal to. Huwag natin, ano, maya-maya, wala na tong church. Wala na yung kasiglaan natin kasi tinambad na tayo mag-soul winning. Wala na yung blessing ng Diyos dito. Okay? Hayaan natin yung
salita ng Diyos laging nasa atin. So yan, hindi natin aalisin yung hymn, hindi natin aalisin yung kantahan, okay? Maayos yan, yung salita ng Diyos, Bible quiz, Sunday school. Okay, doon ka kayo ba yung Sunday school natin, hindi mawala yan, okay? Baka hindi tayo magbabawas, baka magdagdag pa tayo. Okay? Itong mga bata. Na sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat. Kayo pong malalati lang sa aming ginagawa, Panginoon. Hayaan nyo po ang inyong salita, Panginoon, ay mag-dwell sa aming manahan na sa amin. Hindi naaalis, komportable na ang salita nyo lang sa aming buhay. Katulad ng mga inyong lingkod na naghahanap. Nang titirang kami po ay naghahanap din ng titira sa amin. Kayo po nawa, inyong mga salita, ang mananatili, titira, mananatili, at babalik-balik, Panginoon, sa aming isipan. Inyong mga salita, yun lamang. Kung meron mang kumukontan, may ideas, Panginoon, ang inyong katotohanan naman ay mas maganda, mas matalino, mas effective. So, ito yung magagapi, Panginoon. Ano man yan, mga doubts na yan, at mga kasiraan, Lord, sa sanlibutan. We pray na kami po lamang po ay magtitiwala sa inyo, tulad ng time na kami pinagtiwala sila, kami niligtas ito, Panginoon. Sa ibang parte ng buhay namin, ganun din po, Lord, manatili kami, mga panauhin dito, Lord, mga hindi masyado nakakarating, Panginoon, nawa magustuhan nila lagi na kayo pong hinahanap nila, matututo ulit kami, therefore kami atin, Panginoon. Kayo pong malalati lagi. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay.